Yahawa to. Ginawa nilang Lord, ginawa ng Yahweh, ginawa ng Jehovah. Etong alahayag, ginawa nilang Diyos, ginawa ng ginawa nilang God. Oh, paano nila nilinglang? Ah, tingnan mo dito. Ginahad mo na, oh. Ayan. Lord, ginawa ng Lord, God. Eh, wala sa original yan. Ito ang original. Kapangalawa ko sa ano ang original ito. Ito, ay original. Ito yung original na Bible. Itong pagkagan ng buhit. Tapos, ito nangyari. Bago mag-modern. Itong klaseng karakter, Assyrian to eh. Ito talaga ang sa Hebrew talaga ang totoo. Yan, ito talaga. Bago Hebrew. Ngayon, eto, nabasa na natin, ha? I-translate sa English, Pilipino, ha? Ito na, nabasa na natin yan. Ngayon, ito ang pagkabasa sa English. Basa. First King, chapter 18, verse 21. And Elijah came unto all people and said, how long have ye to pass over the two branches? If the Yahawah la'ayam goeth after him, or if the Baal go after him, and the people answered him nothing. Unang Hari, chapter 18, verse 21. At si Elias ay naparoon sa buong bayan, at sinabi, hanggang kailan kayo huminto sa pagtawid sa dalawang sangay? Kung ang Yahawah na si Elahayam ay susundan sa kanya, o kung susundan siya ang Baal, at ang bayan ay walang sinagot sa kanya. Ito yung di-translate kasi may translator tayo eh. Yung Hebrew translator ng English o Filipino. O, nag-English ito. O, Yahawah al-Hayam. O, Yahawah al-Hayam. Ngayon, kung doon ka magtiwala sa Satanic Bible, puro lang Baal ang binabanggit. Yung Yahweh, Jehovah, yung Lord, puro Baal yan. Yung God, yung Panginoon. Puro Baal yan lahat. So, bakit nagawa natin to? Kasi nag-aaral tayo, bro, marunong na tayo sa translation. Na mismo, direkta. Kasi high-tech na ngayon, para pwede mag-translate. Yung kami, kaibigan kong mga Amerikano, mga Amerikana, nasa first chapter doon, Tagalog ang pinasa na. Oh, Diyos, may Tagalog, no? I understand Tagalog, but because of the translator. Yung English niya, i-translate, Tagalog, Brasico. Tapos, ang Tagalog po naman, i-translate yung English, Brasico yung English. Ganun katindi ngayon, high-tech. Ngayon, modern to, ha? Pansinin mo ang modern libro, mayroon ng likod, dilagay, vowel. Okay. Dito tayo sa ano? Direkta tayo. Oh, yan, ito. Yahawah. Wala, tanggalin itong likod. Basahin mo, anong basa dyan? Yahawah. Oh, Yahawah. Yahawah. Ginawa nilang Lord, ginawa ng Yahweh. Ang King Israel, pasumuno din sila sa satanic eh. Oh, yan, ito, likod. Ito yung E. Yan ang simbol ng E. Ito simbol ng A. I, O, U. Yan ang mga simbol, ha? Gayon. Ito, ha? Ayan. Yan, ayan siya. Ito naman dalawa. Yan, yung dalawa dyan, ha? Ngayon. Ang dalawa.
Ayan. Basahin yan. Ano kasi nitong bawers ginagay nila? Alahayam. Ha? Alahayam. Oh, alahayam. Yan, ginawa ng God. Sa modern Hebrew, ginawa nila ang Ha-Elohim. Kasi may ano to, ha-alahayam. Kasi ito ha, the one third of, naging E na. Tapos ito, naging Elu. Tapos ito ay, naging Elohim. Ito mga biging Israelita, nagkunwari yung mga Jewish, nakatira nga sa Israel, isa pa tayo ng mga Babylonian, ha? Eh, Baal means Lord. Then, we should not use the word Lord. Hindi na gagamitin. Dito tayo, basa. If Baal means Lord, then we should not use the word Lord. The meaning of a man versus a man in ancient Hebrew. A affirm or believe. Ah, ibig sabihin, I affirm or believe. The ending ng prayer yan. Aman ang, ano, ngayon, ginawa ng amen. Nilagay lang sa all A. O, basa. The word amen. H543 in ancient Hebrew is aman, aman. When used at the end of a prayer, it means I affirm. It is used to ask Ahaya, Hebrew, Yahoo, Greek, IEU, to affirm, make firm, make true, and make real. What we have just said, it was a word originally used wholeheartedly in prayer by the ancient Hebrews. We are not praying to a pagan deity like Amen, Ra. Unless we think of and say this word to liberately worship a pagan deity. Worship to a pagan deity. Pero ma, ginawa na lang amen. Pero sa ancient Hebrew is aman. Sa ancient Hebrew is aman. Ginawa lang amen. Ito sa modern. Basa. Where did the word amen came from? The Hebrew word amen originally derives from another Hebrew word of similar meaning, aman. It is sometimes theorized, probably incorrectly, and that his Hebrew word has its origins in the Egyptian god Amon, which is also sometimes spelled amen. Sa Egyptian god nila si Anong Amon at saka si Amen. Ang original ay Aman, pero ginawa silang Amen para matawag pa rin ang Satan o si Anong si Aman kasi si Amen o yan ang ulo, katawan o ang ulo parang nang ayaw babasa. Amen, a god. Amon, also Amon, Amen, is the ancient Egyptian god of the sun and air. His name means the hidden one, invisible, mysterious of form, and unlike most other Egyptian gods, he was considered Lord of all who encompass every aspect of creation. 29, sa mga GC natin, ang environment puro mga binatawag nila si Baal. Hindi na literal word salitang Baal kasi window na ang Baal ay Satan. Pero hindi nila alam yung amin nila, hindi Baal pa rin yan. Satan pa rin yan. Kasi hindi ka sila aware, hindi sila nag-aral, hindi nila alam ang mga original na katotohanan. Yung ancient Egyptian god of the sun. So, yan ang nangyari. The hidden ones nga, invisible eh. Kasi ang invisible na ka-hidden doon yung si Baal.
sisitan. Tapos lahat kasi na sa Gisya natin, puro amin, amin. Tapos mo amin ka rin. Tapos mag-greeting pa sila, ano, God's morning. God's morning. Eh, God, si Talin yan eh. Si Balin. God's morning. God's morning. Sa atin, great morning. Hindi. Good morning, God. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Basa. However, Foster did not discuss the absence of the barrel in Hebrew language, the meaning of the word amen. The word aman originally meant I affirm, and it did not originally refer to a pagan deity in Hansen Umaren in Hebrew. It was originally a Kadas Greek word. Pero mo ha, halos mga kamag-anak, kaibigan, Kapilipino o sa buong mundo, hindi sila aware na yung pinatawag nila lagi, si Baal ko yun, si Sitan ko yun. Nag-iba-iba lang mga pangalan, ginawang amen, ginawang ano. Nagkalungkot eh. Isa pa, basa. One of the shatans, goes over the ages, has been to corrupt the pure, original mother tongue of Anser Kumare. He has, to a large extent, successfully replaced the meaning of Anser Kumare's sounds with other meanings. So, binago nila, tinurap nila. Yung original, binago. Yun ang hindi nila matuklasan, hindi nila nakapuna, nasa. Some might say, but are we not banned from saying the names of any pagan gods under any circumstances, even to teach others their errors concerning the names they use? Okay. So, ginamit nila ang mga name na wala sila kamalay-malay, si Satanas pa rin yun, si Baal pa rin yun. O, basa. However, we would have to know for sure how the Egyptian hieroglyphic linguist transcribed and transliterated the words Amen Ra from the hieroglyphs to know how the Egyptians actually pronounced the name of this idol. Oh, yan. Grabe yung pagilintan, no? Ay, tumuli nag-resort yan. Isa pa. The Jewish word Amen may have been vowel pointed to sound the same as the Egyptian deity. We cannot rule out full play of the Masoretic scribes in perverting this word to match their secret idol. Secret na? Secret idol? Idol talaga. Oh, basa. Another ruling star is called Haman, Hamen, in constellation Aries. And is the Gregorian calendar's equinox star that gives a year of 365 days that have 23 hours, 56 minutes, and about 5 seconds per day in its circuit. The Egyptians associated constellation Aries with a horned ram that represented their god Amen, meaning the hidden one. Na yung si sabi ng amin, si Amin Ra, si Itan yun, si Baal. O ngayon, nakita ko sa mga Facebook, nag-reply pa rin ka, amin. Hindi ba, naiintindihan to? Amin din. Ngayon, dito tayo sa Numbers, chapter 5, verse 22. Basa! Wala.
nagbabasa dito, tingin niyo. Ah. Yung marunong, magbasa ha, huwag yung tumingin. Bakit diyan ka nagtingin? Wala itong marunong pa eh. Sige. Amay. Huwag mo rin tukso eh. Nagtukso kasi yung isa eh. Yun ang dalawa lang sila marunong magbasa dito eh. Tinutukso mo pa. Tuloy, hindi na nagbasa. Oo, oh, ito. Oh. Ganun yung basahin ha. Kapisado. At kayo lahat marunong kayo magbasa dito. Kasi dalawa lang. Pastor Barry lang si ano eh. Yunis. Oo, oh, tingnan mo ha. Oo, oh, ito na lang. Basa. Amal. Dito, hindi na yan siya wa. Anong A na yan siya, final letter. Aman. Anong ginawa dito, pag-trusted? Amen. Oh, amen. Pero aman yan. Oh. Oh, dito, basa. Aman. Tulok mo yan, dalawa. Sinipulo mo yan. Tulok. Aman. Aman. Pero ginawa na, amin. Eh, si amin, si Satan yun eh. Amen. Eh, kung hindi marunong sa Hebreo, paniwala sila. Amin. Pero hindi na lang yung amin, si Satanas ang tinawag na si Baal. O yan. Pero aman ang original o, pati siya isa aman. O, oh, dito tayo sa translated na. Numbers, chapter 5, verse 22. And these bitter waters came into thy bowels. To make thy belly to fall, and to fall softly. And the woman said, Aman. Oh, ito yan ha. Oh, aman. Translated, English. Tagalog tayo. Oh, basa. English, basa na yan dito. Bilang chapter 5, verse 22. At ang mapahit na tubig na ito ay pumasok sa iyong tiyan, upang mahulog ang iyong tiyan, at mahulog ng mahina. At sinabi ng babae, Aman. Litra po litra kasi, nasa iwan ko sa grammar bisan. Nahulog at yan. Natanggal pala at nahulog. Litra po litra kasi yung ano eh. Pero ang importante, nakuha natin ngayon. Ito ha, modern Hebrew to. Basahin yan. Aman. Pero yung ginalagyan ni Nagbawes, naging amin na. Eh, sinong pakana nito? Yung mga Israelitang nakatira sa Israel ngayon, yung huwad na Israelite. Ginawa lang amin. Diba? Pansinin mo ha? Yan? Amin. Kamit yan. Amin. Tapos ito, ay cherry, tawa. O, yan. Ito yun, o. E. Tapos ito, A. O. So, ayan, ito. Alahayam, no? Alahayam. Ginawa ito, naging E na. E. Tapos dito ang tuldog, sa Elohim. Tapos ito naman, I. Elohim. Ginawa naging Elohim. Ang alahayang ginawa nilang Elohim. Eh, sino si Elohim? Na marami rin mga mitro operya na ituturo sa tamang pangalan, pero gumagamit pa rin sila sa pangalan. Dito. Eh, sino yan? Yan siya. Elohim. Satan! Paano pang lingan ha? Hindi natin yung nagtas ha? Pero, tanggalin yung tanggalin. Itong basa dyan. Elohim. Ito lang, Elohim. Pero Elohim yan. Ang ganun manglingan si Satanas. Ito. Ngayon, yan si Elohim. Reptile. Ano rin kinala yan? Satan! Kayong YouTube channel, nakinig. Kayong naging Elohim kayo.
Sitan pa rin yan. Dapat alahayam, huwag na kayo magbanggit na Elohim. Dahil sitan pa rin yan, si Baal pa rin yan. Kasi kanino ba galing yung salitang Elohim? Sa mga speaking Hebrew. Ang alahayam, ginagyan nilang ni Kurt Bauer, naging Elohim. O di si sitan, si Baal pa rin? Si Kristo. O yan. Ito, ho. Say na gugup sitan. O yan. O, basa dito. Revelation 2:9. Wake up. Revelation chapter 2 verse 9. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Oh, ano synagogue? Temple, simbahan ni Satanas. Oh, yan, ni Satanas, oh. Sino to? Mga Israelita nakatira ngayon, mga European yan. Sila yung pasimuro ng Elohim. Ng modern Hebrew. Oh, basa. Mga bilang, chapter 5, verse 24. Tumagos nawa ang tubig na ito sa kalooban ng iyong tiyan. Pamagain ito at patuyuin ang iyong bahay bata. Ang babae sasagot ng amen. Ako'y sumasakayo. Ginawa amen. O, tingnan mo. Kasi good news Bible to. Actually, ito good news Bible. Ano? Fake news, Bible. Amen. Ang aman. Basa. Numbers chapter 5, verse 22. And this water that causeth the first shall go into thy bowels to make thy belly to swell and thy thigh to root. And the woman shall say, Amen, Amen. At ang tubig na ito na nagpupugso ng sumpa ay tatalag sa iyong tiyan. At ang iyong katawan ay pamamagain. At ang iyong dita ay panglulumugin. At ang babae ay magsasabi, siya nawa, siya nawa. Mas okay pa ang Tagalog English. Ito English, oh, amin, amin, oh, siya nawa, siya nawa. Ito tama, siya nawa, siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Patuloy ko yan, siya nawa.